Hello geniuses, ako po ay nagbabalik na pag-usapan na natin kung paano mag-accept ng invitation sa inyong Google Classroom at yung basic interface ng ating Google Classroom. Ngayon naman po, paano kapag gusto nyo nang dumiretso sa ating classwork? Pupuntahan po natin yan. So once nandito na kayo sa classroom, automatically po nandito kayo sa stream. Mag-click kayo or mag-tap kayo sa classwork, gamit nyo man ay phone, gadget, laptop, or desktop. And then ipapakita nyo na po sa inyo yung mga latest na in-upload natin na kailangan nating basahin o gawin. Okay? So ito pong mga makikita nyo dito, may iba't ibang topic siya. Meron siyang how to use Google Classroom, madadagdagan pa po yan. And then ito po yung mga task dito sa current week natin, which is January 24 to 30. Kasi po habang nire-record ko ito, ngayon ay January 28. So yun pong mga mag-login dito o yung mga late mag-enroll na gustong humabol, ito po ang una nilang makikita. Okay po? Yan. So sabi nyo, teka muna, paano yung January 17? Gusto kong humabol. Okay lang po yan. Pag nag-scroll down kayo, makikita nyo January 17 to 23, 2022. Lahat po ng ginawa ng mga batchmates ninyo nung hindi pa kayo nag-enroll, nandyan pong lahat. Lahat ng pinag-aralan nila, lahat ng sinagutan nila, meron din po kayong access. Now, ang tanong, nakote ka muna, paano yung due date? Ginawa po namin yan, tinanggal namin ang due date dahil merong mga late mag-e-enroll para hindi kayo ma-pressure, hindi kayo ma-frustrate, at hindi kayo sumuko. Okay? So you can do this in any order. Kung gusto ninyo sa unang araw pa lang, eh, mag 5 sentences na kayo, gusto nyo subukan ng inyong kakayanan, gusto nyo manood muna kayo ng video, pwede rin. Orientation video para may warm up kayo. Okay? So ito po yan. Session. Yay! Okay, so yan po isang sample ng video na pag kinlik ninyo sa Google Classroom natin, hindi nyo na kailangan pumunta pa sa YouTube. Rekta na po yan. At kung halimbawa, you only have 10 minutes para manood, hanggang dito lang kayo today. Oh, pwede nyong panoorin yan kung kayo ay nasa biyahe, naglalaba, namamalan siya, nagtitinda sa bangketa, nag-online selling, kayo ay rumaraket, no? Nag-aalaga ng bata, at kung ano-ano pa. Pwede nyo pong gawin yan, ipark nyo lang sa tabi at maririnig nyo naman po ang usapan. That's it. Diba, Archer, no? Okay, tapos yan kasi meron din siyang quiz o meron siyang exercises, meron tayong lecture. Pwede nyo rin siyang ipark sa isang tabi. And that, correct usage. So ito, okay? So kung hindi nyo siya kaya, let's say, sabi mo, ay hanggang 9 minutes lang ako ngayon, inaantok na ako, it's okay. Pause that video and then close it. Saka mo na siya balikan pag meron kang time. Okay? Kung gusto nyo naman, kayo eh, mag-mock test na agad-agad, go ahead, mag-mock test na po kayo. Ito po ay hindi magiging hadlang sa inyo. Subukan nyo na po ang mock test para malaman ninyo nasa ang level pa kayo ng preparation. How ready, how confident are you to get started with your civil service exams? Okay? Kung kayo man ay takot sa English, okay lang yan, diskartehan nyo. Kahit alin dyan, pwede nyong unahin. Okay? Pero sooner or later, you really have to do it. Kasi ito yung warm-up ninyo para sa CSE. Okay? So, meron tayong mga YouTube dyan at meron din tayong mga lecture. So, sabi mo, V, ang dami naman nito, nakakalito naman. Alin ba dyan ang lecture, alin ang video, alin ang mga quiz? Okay, so meron tayong mga icon dito. Pag nakita nyo tong icon na parang clipboard, ibig sabihin yan, meron kayong task. It's something that you have to do. Okay, so katulad nito, mock test, kita nyo, clipboard siya. Pero pagdating sa mga references or materials, nakabookmark lang siya. Katulad nito. Okay, YouTube video na naman. Ito naman yung nag-weekend huddle. Kasi every Saturday, 5 p.m. to 7 p.m., lahat ng mga nag-enroll, meron tayong get-together. Magkukumustahan tayo, pag-usapan natin yung mga difficulties ng past week. And then, meron tayong konting lecture. Okay, meron tayong video-based lecture. And then, maghahanda rin naman tayo para sa susunod na linggo. Okay? Just as always, if you cannot finish it, you don't have to. Just click pause, exit, and then continue ka next time. What if gusto mo nang mag-aral? Okay, go ahead and click on one of the presentation slides.
Halimbawa, ito. Sabi niya, please go through these slides and take the online quiz afterwards. Okay? No pressure. Kung hindi mo kaya ngayon, pwede bukas, pwede sa Wednesday. Nakalimutan pinag-aralan mo, bumalik ka ulit dito. No pressure. So ito, it's going to automatically send you to Google Slides. So ito yung PowerPoint version ng Google. It's online. You don't have to download it anymore. Okay? So habang nandito ka, ang gamit mo man ay phone, tablet, laptop, or desktop, all you have to do is click or tap on this, yung slideshow. Kasi pagka ganyan, ang gulo, no? Tsaka maliit lang yung pinaka-slide. So what you do is you click on slideshow. Bam! Maliwanag, malaki ang mga letra, mas maiintindihan. Okay? Ito pong mga lecture natin dito, sobrang ikli para kayong nagpapapak ng candy. Okay? Para kahit na 5 minutes lang ang meron kayo sa isang araw, it's okay. Meron kayong matututunan. So let's just show you an example of how easy this is. Merong grammar, merong subject, meron siyang definition na Tagalog. May example, pagkatapos niyan, meron na agad exercise. Siyempre, sinabi natin guided. Kaya pag nag-exercise kayo, hindi kayo nag-isa. Kung sinabi niya, where is the subject? Tapos hinulaan mo or nagkaroon ka ng calculated guess, sabi mo, Elizabeth. Yan, pag tap mo, ipapakita niya yung tamang sagot. Sumunod, these shoes are sparkly. Ano kaya ang subject dito? These shoes o shoes? Itap mo ulit, pang, ayan yung sagot. Okay? So, perfectionist ka, gusto mong bumalik, okay lang yan, go back. Tapos sumagot ka ulit. Okay? You can go back as many times as you want. Mag-exercise ka hanggang mahasa ka. Alright? Pagkatapos niyan, isa na namang subtopic. Ano ang singular, ano ang plural? May example, naintindihan mo? Go forward, have the exercise. Same thing, see? It's that easy. So, paano kung hindi mo siya kayang tapusin? Same thing. Bumalik ka lang sa classwork mo and then pwede kang bumalik sa panonood ng video. Okay? Okay lang na magpabalik-balik ka dito sa week 1 tsaka sa week 2. Okay? Ayan ang dahilan kung ba't di namin pinapakita yung iba pang subject like math, Philippine Constitution, clerical operations. Bakit? Para hindi tayo sabog mag-aral. Okay? So what if natapos mo na to, nahasa mo na, ready ka nang mag-take ng quiz? Go ahead and click on this grammar quiz, the subject. Okay? Sabi niya, remember, subjects can be plural and are the doers of the action. Sabi niya, ang subject daw pwedeng 2 or more at sila ang gumagawa ng action sa sentence. Yan. So binibigyan kanya ng guide. Tuwing sasagot ka, natapos mo siya, meron kang option to view your score. Okay? And pwede kang mag-attempt ng quiz only. Kung ilang beses mo siya gustong subukan, pwede. So go ahead and click on this. Ganito naman tayo magsasagot. Lahat ng quiz natin, ganito. All you have to do is type in your email address. Okay? Para nakarecord yan kung sino ang sumagot. Okay? So, ang quiz natin ay find the subject. So let's say for example, ako hindi ako nag-iisip, nagmamadali ako. So kung ano lang isagot ko, no? 10 items to. Ayan, so sige, sagot, hindi ako nag-iisip, right? Oh. Ngayon, pagkatapos kong mag-exam or mag-quiz, meron akong submit option. Okay? Pero syempre, the best practice is to read, understand before you answer. Kaya ako lang po ginawang bara-bara ito ay kasi may ipapakita ako sa inyong feature ng ating quiz. Okay? Una sa lahat, sabi niya dito, select all images with mountains or hills. Ito naman po just to make sure na hindi tayo nang sa spam. Ano po? Dito, pagkatapos mong mag-quiz, pwede ka nang mag-view ng score. Oh, kung kinakabahan ka, naku, baka may mali ako. Pwede kang mag-edit ng response. Baguhin mo yung mga sagot mo sa mga, teka, parang hindi McDonald's. Ito kasi sabi niya, we kasi yung gumawa ng action. So siguro we ang sagot ko dito. So pagkatapos mo siyang i-edit, pwede kang mag-submit ulit. Same thing, hinahanapan kanya ng mountains or hills. Ayan, verify ka lang. This time, pag sure ka na, go ahead and click on view score. Papakita niya yung score mo, sabi niya, oh, you got 8 out of 10. Okay?
Papakita niya kung saan ka tama at kung saan ka nagkamali. Ayan, sabi niya dito, meron tayong mali. Ang sentence ay, lakihan natin para makita niyo. I want to travel to Palawan after I pass this exam. Ang sinagot ko, travel. Mali daw yun. Hmm? Kasi daw, ang sabi niya, o tignan niyo na, may feedback, see? It's a guided review group. Kahit wala kayong kasama, meron kayong konsensya. Merong nag-guide sa inyo kahit mag-isa lang kayong mag-aaral. Nasaan man kayo, anong oras man yan ng gabi o araw. See, sabi niya, ang subject, ang pinag-uusapan sa sentence, di ba? Mosang mode nga, na kumars, confirm, ba ganyan. Sila rin ang gumagawa ng action sa isang sentence. So meron siyang paliwanag. Sabi niya, try again. Kaya yan, di ba? Positive ang feedback. Unlike nung tayo ay nag-aaral nung high school, elementary, college. Napaka-terror ng karamihan sa mga teacher natin. Ito talagang gentle guidance. Okay? Tapos nagkamali din daw ako sa 7. Ayan. Kasi ang sinagot ko, hotel. Kasi akala ko, basta noun, pwede maging subject. Sabi niya, hindi. Ang subject, ang pinag-uusapan sa sentence. Sabi niya, are you at the hotel? Naku, kaya pala dapat ang sagot, you. Hmm? Ayan. So, ito yung feature ng ating guided review group. Okay? So, let's say for example, ganun pala, di na-review mo na kung anong mali mo, no? Pwede ka ulit mag-retake ng quiz. Edit your response, tapos balikan mo yung mga mali. Okay? Ayan. Ang subject nito ay I. Kasi siya yung pinag-uusapan. Ang subject nito ay you. Kasi siya yung pinag-uusapan. I-review mo lahat. Pag sure ka na, submit. Mm, sabi niya, crosswalks naman daw. Mga tawiran. O siya, ibigay ang hilig. Next. Mm. O, crosswalks pa din. Traffic lights naman. O yan, pagbigyan ang traffic lights. Verify. Okay? Ngayon, i-view score natin. At ngayon, meron na tayong 10 out of 10. Okay. Ngayong 10 out of 10 na, anong gagawin natin? Siyempre, titingnan natin yung sagot natin. Ang sarap ng pakiramdam na perfect ang score. Okay? Nasa sa inyo, kung gusto nyong subukan ulit, mag-edit kayo ulit. I-submit nyo. Only yan. Pero kung kayo ay contento na dyan, go ahead and copy this link. Okay? I-copy nyo yung link na yan. Tapos, pumunta kayo dito sa inyong classroom. Sorry, sa classroom. Punta kayo sa view assignment. And then sabi niya, your work. Ito yan, dito ka maglalagay ng iyong assignment. So mag-click ka dito ng add or create. Tapos i-click mo yung link. Yan, ipipaste mo siya dyan. Control V. No, kaya pag may phone kayo, meron kayong ipipress nyo ng matagal. And then let go. Paste and then tap on or click add link. Yan. So yung add link na yan, yan na yung inyong ipapasa o ita-turn in. I-click nyo yung turn in. Sasabihin niya, sure ka ba? Ita-turn in mo na to. Sure ka na ba na isasubmit mo na ito? Ito yung isasubmit mo ha? Para dito sa quiz na to. Kung sure ka dun sa isasubmit mo para sa quiz, turn in. Yan. Pag na-click mo na yung turn in, ang makikita ng teacher mo, nakapag-submit ka na. O, di ba? Tapos. Pero kung nahirapan ka dito, nag-turn in ka, ano kaya, hindi mo pa sure. Ay, i-unsubmit ko pala, hindi pala ako sure. Okay lang yon, i-unsubmit mo siya. And then, mag-send ka ng private message dito sa AMV Learning and Development Center. Pwede mong sabihin, hello po. Ano po ba ang pinagkaiba ng noun sa pronoun? Nalilito po ako. Yan, just send it. Walang ibang makakita niyan kundi ang AMV Learning and Development Center. Okay? Kayo lang, walang iba. Pero kung gusto mo, mag-benefit yung mga kaklase mo, pwede mong ilagay dito sa class comments. Lahat ng mga kaklase mo dito sa batch na to, makikita yung comment mo. Hello po. Ano po ang pinagkaiba ng noun at pronoun? Yan. This is a safe learning environment. If you, lagay ko syempre, testo, di ba? Test entry. Yan. Baka makita ng ibang mga estudyante sabihin, hindi alam ni V.
So yan, ikiklik ko yung post. So lahat yan, makikita ng ibang mga batchmates. Para kung nahihiya silang magtanong at sumagot na yung teacher mo, mag-benefit sila. Okay? So yan yung ating classwork. Ganyan mag-turn in, ganyan din mag-unsubmit. Kung sure ka na dito, mag-turn in ka, i-confirm mo, tapos ang usapan, pumunta ka na sa susunod mong task. Kung gusto mo mang mag-aral, manood, o magsagot. Okay, so punta tayo dito sa ating classwork. Alright. Ano pa ba ang benefit nitong classwork? Well, meron siyang shortcut sa kaliwa. Lahat ng topics pwede mong i-shortcut. Sabi mo, gusto kong mag-aral ng how to use Google Classroom. Or gusto kong mag January 24. Or gusto kong mag January 17. Okay lang yan. Okay lang yan. Kasi kanya-kanyang diskarte tayo. Okay? Pero pag sobrang gulo na you lost track, walang sisihan. So ang suggestion ko dyan, himayin mo. Dapat yan meron kang strategy. Okay, so ano naman itong tinatawag na? Okay, scroll up tayo ha. Ano naman tong people? Itong people, nandyan yung mga classmate mo. Okay? Okay, so paalala lang ha, hindi tayo dito maghahanap ng jowa. Okay? Hindi tayo mangsa-spam, hindi tayo mag-online selling dito. Okay? So kung meron kang isang classmate na sa tingin mo, mukhang magkakasundo kami dito. Okay? 22 students, pa meron tayong group chat na gagawin. Pwede kayong mag-send ng chat sa isa't isa. Okay? Pwede kayong mag-chat sa isa't isa. Okay. So, I hope that was clear for everyone. Let me say, okay, ito pa pala yung isa kong gustong sabihin. Sa classwork, ang kagandahan niyan, di ba nakalagay dito ang due date? Pag kinlink mo itong Google Calendar, makikita mo kung kailan due yung mga assignment o yung mga task mo. Yan. So if you want to make sure ano bang meron sa susunod, ano bang kailangan kong gawin, dito siya mag-show up. So kung halimbawa meron tayong tinatawag na huddle or weekly huddle, makikita niyo yun dyan. Okay? Magkakaroon din kayo ng invitation. Ano naman tong class drive folder? Dito niya i-store lahat yung mga isasubmit ninyo. Okay? So halimbawa ikaw ay magsasubmit ng pinagsulat kayo ng 5 sentences, no? Pag pinagsulat ng 5 sentences, sinave mo sa Google Docs, dito yan magsisave. So, how will that happen? Punta tayo dito sa isang exercise na kayo ay paggagamitin ng indefinite pronoun. Halimbawa, itong task kasi na to, hindi siya quiz. Kailangan nyong magsulat. Okay? Sabi niya dito, create 1 sentence each using these indefinite pronouns. Ayan. So, ang gagawin ko dito, I will click add or create. At para hindi ako mahirapan, ikiklik ko lang yung docs. At ang gagawin niyan, it will create a document with my name on it as well as the assignment title. Tingnan nyo, meron na agad title siya. If I click on that, voila, instant. Hindi ko na kailangan gumawa ng file name. And all I have to do is type in my answers. Okay? So sabi niya, gumawa ka ng 3 indefinite pronouns. Sabi niya, isang singular, isang plural, tsaka isang pwedeng singular or plural. So sabihin ko dito, everyone is having fun. Yan, everyone. Yan ang aking indefinite pronoun na singular. Tapos we can say, all of these apples are rotten. Ayan. So yung all ko, yan ang ating plural. And then yung isa namang pwedeng maging plural, pwedeng maging singular. We can say none of your lagyan natin dito. All of my white hair is gone. Yan, kasi yung all pwede siya dito na maging plural. Pero dito ginamit ko siyang singular. Bakit? Kasi mass noun siya. At para malaman niyo mass noun, tingnan niyo ang ating mga slide. Okay, so nakagawa na ako kasi sabi niya, create 3 sentences using a singular indefinite, plural indefinite, and singular or plural indefinite pronoun. Tapos na ako, anong gagawin ko? Click on turn in. Diba? Automated. Ang dali-dali. Oh, sabi niya, confirm mo nga, tama ba yung tina-turn in mo? Confirmed, Mars! Go ahead and click on turn in.
katulad lang nung kanina. Okay? So yun, ganun na siya. Meron ka nang na-submit. Okay? So para malaman ninyo kung saan siya nasa store, lahat ng sinasubmit ninyo, punta kayo sa classwork. Okay? Punta kayo sa class drive folder. At makikita nyo, dyan nakasave yung kin-create na file para sa inyo kanina. Okay? Alright, so I hope I was able to answer most of your questions here. If this was helpful for you, go ahead and give us a thumbs up. And if not, send us a private message or leave a comment below. Okay? Kayang-kaya nyo po yan. Magtsatsaga lang tayo. Onward, forward, upward.